Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Gaya nga po ng nababasa ninyo sa title, ang topic po natin ngayon, mga Aldab, o ang ating content ay para basagin at para ipalalandakan po sa buhong Armin na ang kanilang iniidolo ay may asawa ng foreigner na lalaki. Real talk to, mga Aldab, siguro nabalitaan nyo na to. Bago pa mag-pandemic eh may mga malalakas na balita na po galing po sa ABS-CBN na nagpakasal na nga po raw si Mr. Arsio sa ibang bansa. Well, para po patunayan yung mga ganyan, eh kailangan siyempre ng ebidensya at resibo na sa panahon na yon eh wala naman po tayong nakuha. Kaya hindi siya pinag-usapan at talagang hindi pinagpiestahan sa social media dahil mainit nga po yon na pinag-uusapan dahil nga po may bagong mensahe si Maine Mendoza at yan po ay pelikula ng nila Coco Martinata, Mission Unstoppable, mga Aldab, yung mga panahunan yung lumabas. Kaya ito po ang ebidensya at resibo. Siguro napapanood nyo na po ito at nakikita sa mga dating site ng foreigner. Kumbaga marami na nga pong nakakita nito at in-update na. Well, isa po tayo sa nakakita. Lagi ko po kasing sinasabi sa inyo na pagdating po kasi sa mga ganito, eh updated po tayo. Hindi nyo po pwedeng maliitin lang po si Mr. Destiny sa mga pagkukuha at pagkakalap ng mga impormasyon base po sa mga naririnig at nababalitaan ninyo. Mas maganda po kasi pag may ebidensya at resibo. Halimbawa, mga Aldab, may isang mamis na nagchat po sa atin. Mr. Destiny, meron akong nababalitaan na talaga naman pong panglaban sa Armin. May kumakalat na video na kung saan po itlog ang hinahanap ni Arsio at hindi babae. Well, na-conscious tayo, mga ka-Aldab. Siyempre, napakagandang balita yan para sa Armin. Siguradong pagpipiestahan nila yan. At hinanap naman po natin ang video na kung saan sinasabi mas gusto nga po raw yung bedlog. Kaya nga po, agad-agad eh nag-research tayo. Naghanap tayo sa mga site na kung saan eh talaga naman pong marami. Well, hindi lang nga po ito ang nakita ko. Marami pa pong iba, pero bakit ko naman po sila pagtutuunan ng pansin? Eh yung iba naman po kasi eh umamin na. Dito po tayo sa tahong hindi pa umaamin. Hindi nyo po ba napapansin na marami pong mga bading sa ABS-CBN na nagpaparamdam na kailan daw po yung aamin? Well, wala po tayong problema sa bading, mga mababait po yan. Wala po akong problema sa LGU community kasi lahat, karamihan naman po sa kanila, madaling kausap, mababait. Sabi ko nga po sa inyo, may kaibigan akong bading na talagang sila lang yung unang magpapatawa. Eh talagang sasakit ang tiyan mo. Kaya nire-respeto ko po yan at ginagalang ko. Wala po akong issue pagdating dyan. Ang sa akin lang naman, mga ka-Aldab, nandito tayo sa topic, kaya doon po sa mga nag-aalmusal at nananangalian, eh medyo hindi po talaga maganda. Lalo na po yung salitang betlog, di po ba? Kasi ito lang po yung papatunay kung ano nga po ba talaga ang katotohanan sa pagkatao ni Arsio.
paano niyo po ako sasabihin na magugustuhan ito ng pamilya Mendoza? Paano niyo sa akin sasabihin na magugustuhan ito ni Maine Mendoza? Siguro mga ka-Aldab, alam na rin po nila yung mga video na yan. Kaya nga kampanting-kampante ang mga mamis at mga titas, mga senyor. Di po ba na wala talagang magaganap at malabong maganap? Dahil kasal na nga po raw si Arsio sa ibang bansa. Well, research nyo ah. Baka sabihin nyo gumagawa na naman ako ng issue. Lalo na po yung mga taong matatalino dyan na kung mag-comment sa akin, eh talagang hinahanapan ako ng video, ebidensya na talagang magpapatunay. Eh kayo naman po yung hahanapin ko o hahanapan ko. Tignan nyo lahat ng mga komento sa ABS-CBN, yung mga ibang bakla na talaga naman pong umami na. O sila na nga po kasi ang nag-post na kung saan ay kinasal na. Hanapin nyo na lang po yung article na yon. Dahil hindi ko na nga po makita. Baka kayo may kakayanan. Kasi natabunan na siya eh. Bago po nyo makita, ay mababasa nyo muna yung masasakit at maanghang na salita na laging binibitiwan para kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Dito mga ka-Aldab eh, tapos na po yung boxing. Di po ba? Okay lang kung yung kinakausap niya ay talagang magandang lalaki, magandang babae. Hindi po ba? Pwede mo sabihin natin babaero. Eh, saan ka naman nakakita? Nahahanapin niya itlog. Well, masakit pong tanggapin. Lalo na po sa army. Hindi ko alam kung pag napapanood to ng army, eh, talagang magagalit sa akin. Ang sasabihin na naman sa akin, sinisiraan mo na naman Mr. Destiny, si Arsio. Hindi naman yan totoo. Well, video to eh. Walang halong edited yan. Siya po mismo yan. Yung boses na ririnig nyo ay kuha po yan sa isang website na Foreigner. Kaya nga mga ka-Aldab, doon po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan na pilit pong pinaninindigan na may relasyon yung dalawa, eh panoorin nyo po muna to. Pagkatapos nyong panoorin, eh isipin nyo kung gaano pa ito katotoo o gaano ito. Kasi kumbaga sabihin na natin na maraming pagkakataon na mismo na po sila o nasa loob na ng ABS-CBN yung nagsasalita. Sino yung paniniwalaan ninyo? Kasi nagkakataon lang mga ka-Aldab, hindi nyo po ba napapansin na ginagamit lang po si Maine Mendoza ng pamilya Tayde kapag ka may bagong sitcom o bagong teleserye silang gagampanan sa loob mismo ng ABS-CBN. Hindi po ba? Kasi naturally interviewin ka eh. Anong masasabi mo sa bagong teleserye na gagampanan mo? Hindi po ba? Ganun yun eh. Na may bago kaming aabangan, 'di ba? May bagong aabangan talaga mga ka-Aldab kay Sylvia Sanchez sa ABS-CBN. Hindi ko na po babanggitin. Ngayon tanong. Pagkatapos ng tanong, magpapakasal na ba sila Arjo at si Maine Mendoza? Yun agad yung topic eh, di po ba? Hindi yung anong role niya rito, anong gagampanan niya, magiging mabait ba siya o magiging salbahe ba siya? Hindi po eh. Ang topic agad-agad eh kung magpapakasal. Ang layo mga ka-Aldab. Hindi po ba naiisip nyo na nagtatanong din kayo paminsan-binsan, bakit kailangan tong itanong? Bakit kailangan nila? Dapat ang tinatanong nila ay si Arjo Atayde. Hindi po ba? Kaya lang si Arjo Atayde, hindi naman nagsasalita yan eh. Kasi bawal siyang magsalita. Hindi po ba? Dahil once na magsalita siya, magkakaroon ng problema. Malaking problema. Kasi okay lang naman yung tanungin mo yung ina eh. Kumbaga hindi niya naman saklaw yung kalooban ng anak niya. Pwede niyang sabihin magpapakasal, pwede niyang hindi. Isipin niyo mga ka-Aldab at panood, balikan niyo yung mga video ko. Siya na nga po ang nagsabi sa isang interview ng PEP Magazine. Eh bata pa lang po si Arjo Atayde, eh manika na nga po ang kanyang pinaglalaruan. Oh, doon na lang, common sense na lang po kayo eh. Ako mga ka-Aldab, sa totoo lang mahirap lang magsalita mga ka-Aldab, kasi baka sasabihin masyado ko pong dinadown si Arjo Atayde. Well, wala po akong kumbaga, ang sa akin lang naman eh bakit ayaw niya pang umamin
Bakit ayaw niya pa ipalandakan sa buong mundo? Kung ano nga po ba kasarayan meron siya? Gayong mga kasamahan niya na nga po sa trabaho, kaibigan niya na ang nagsasalita na umami na siya. Kaya lang, syempre, wala po tayo sa posisyon para magsalita ng ganyan. Wala po tayo sa posisyon para husgahan siya kung kailan po siya aamin. Ang sa akin lang, eto nga po ba ang taong sa tingin ninyo ay mamahalin ni Maine Mendoza? Well, bahala na po kayo magkomento, mga kaaldab. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.